dating nasa Smoky Mountain na nare-relocate. No? Doon umutang ang gobyerno. Matagal nang inutang yon, ang sinasabi ng mga naninirahan doon, nabayaran na yung utang na yon sa labas ng bansa. No? Pero hanggang ngayon, sinisingil pa sila. Pagkatapos, wala ring mga facilities at dilapidated na yung housing project na yon. Yung isa, bakit hindi makapagbigay ng libreng pabahay? Palagay ko, pwede eh. Kung pwedeng makapagbigay ng libreng pabahay doon sa mga squatters na narito ngayon, yung informal settlers na narito ngayon sa kalusuran. At doon sa Bitas na karanasan doon, tingin ko, kayang gawin yun doon. So may mga lugar, palagay ko, na pwedeng mag-work out talaga ng free housing para doon sa ating mga mahihirap. Sonny, about question? Yes. No, this is not a question. Komentaryo lang pa, baka makatulong sa paghahanap ng solusyon. Kasi once upon a time, I worked with SM Group. And regarding doon sa contractualization, ano, hindi 90% yung contractuals. Ang ratio doon, 70% ng regulars, 30% ang contractual. And the reason for the contractuals, pang off-season, pang seasonal, pagka peak season. So pagka hindi seasonal, nawawala yon. Now, another reason lang naman kung bakit sa 21 at from 18 to 25. Pagka ganong edad, maliit pa yung pangangailangan yan, so pwede pang kumasya yung minimum wage. Pag mas mataas na yung pangangailangan base sa aming datos, sa mga violations na nagnanakaw, o na yung mga ganong insidente, pagka hindi kasi nagkikita ang sweldo nila at saka doon sa pangangailangan, nagkakaroon ng ganong problema. So siguro isang anggulo yung paano natin mahanapan ng solusyon. I do not agree with contractualization as well. Pero pag titignan mo din yung pangangailangan ng isang kumpanya at titignan mo din yung sitwasyon ng mga tao, lalo na kung mag-hire ka ng 25 anyos na tatlong anak, tapos bibigyan mo ng minimum wage kasi yun yung akmang sweldo lamang doon sa kanyang dapat gampanan, eh talagang kakapusin yun. Magkakaroon lang siya ng temptation na gumawa ng hindi kaaya niya. On a lighter note, kay Kari Samasa, known po kayo na may palagi may fashion statement ko sa Kulisona. Tapos may recently ko, may lumabas po kayo mga interesting photos na may doon kayo. So, hi! Ano yung message niyo doon sa fashion statement? Hindi, lumabas yun today, no? Doon sa Philippine Star. Sabi, lalabas daw sa Inquirer. Doon sa Yes. But anyway, yung actually, ano yun, collaboration namin yun, collaboration ko, ni Angel, at saka ni Angel Oxin, at saka ni Sandra Arroyo, na anak ni Carol, para ipakita yung iba't ibang aspeto ng mga kababaihan. Dahil ginawa namin yung photoshoot na yon panahon ng March, yung March 8, itong March, Women's Month na ito. At collaboration din namin yon with the designers na ano rin, gusto rin nilang ipakita kung papaano sa pamamagitan ng fashion na ipakita yung pagmamahal sa bayan. Kaya yung team noon, yung sa akin, parang inang bayan yun. Yung kay Angel, parang tungkol sa environment. At siya mismo, napaka-articulate nung pinaliwanag niya ano yung ibig sabihin ng damit niya. Sabi niya, respeto siya sa kalikasan. At saka naunawa niya, kailangan ng mga magsasaka yung lupa. At saka si Sandra naman, ay yung tungkol sa justice at saka tungkol sa violence. So these are three women na may iba't ibang fields pero mayroong mensaheng gusto sabihin sa buwan ng kababaihan. At ito yung mga kosa. Na yung mga sila na yun kasi magaganda sila eh. Hindi lang sila beauty. Kung hindi, meron silang mga sinasabi rin na mga advokasya. Tapos kayo sa kasatulo naman po, sino po ang pinakapaborito niyong kasama kung nasa sortie kayo? Among your slaves? Sino? Si Bongo.
comments. Hello. Hindi ko pa naiisip yung magtakaroon ng favorite yung palagi yung kabad. Yung pinaka-favorite niyong kausap. Kachika. Break time. Alos kasi equal lang ang pag-usap ko at depende rin dun sa magiging responsiveness nila dun sa mga discussion. Actually, very engaging na kausap yung anak ni Ariel Ferreira. Kasi bata pa at nangyari sa mga maybe, articulate din siya. No? Pero hindi siya yung kandidato. No? Ang nangyayari kasi doon, maaaring may mga paksa kami ng pag-uusapan, pero iba yung ating wordplay, iba yung sa kanila. Sa approach namin sa campaign, iba yung kanilang pamamaraan, kasanta or medyo joke, etc. Or medyo seryoso. Kaya siguro limited yung, tsaka limited talaga yung time namin ng socializing among ourselves. Hindi nga kami nakakaupo, nakatapos mga sorties. Everybody seemed to be exhausted, ganyan. Actually, hindi rin natupad yung original na plan na dalawang pangkat. At tignan kung paano mag-gel ang yung pagsasamahan ng ilang teams. Dahil yung mga re-electionist hindi rin sumasama sa sortis eh. Kaya kami mga baguhan ng sama-sama. So ultimately, I think we'll find the a lot of fun kasi karamihan naman sila mas nakababata mas may level of kinship yung mga bata kaysa sa kapareho ko na bisa nag-aalangan din sila sa akin kung pwede ba nila akong biruin o hindi, no? Pero nakikita ko naman we are nice fellows and nice women. Si Gwen Pimentel, very well. Or even Tuts Sopley, for that matter. Gwen Pimentel's in the party? Ano siya. Maraming serious yung kanyang mga ideas. Ito pwedeng to later. Question? Para pantay lang, kung si Carissa po ay may parating fashion statement, kasi describe your fashion statement in one word. As simple as, simple as I can get. Ganun lang naman ako. No? In fact, ayoko sana naroon pangalan, pero kinakailangan daw yan. Kasi sabi niyo po, pwede ko yung biro. Ha? Sabi niyo po, pwede ko yung biro. Pwede yung biro. Oo. Meron siyang passion. Passion. Do you want something? Para ito pong tanong na to, para po sa inyong dalawa. Hindi po ba minsan nasagi sa inyong isipan na hindi kaya nagagamit lamang ni Manny Villar yung inyong sabihin na natin clout and prestige pagdating sa pinaglalaban para lang ma-establish yung kanyang identification sa mga, hindi sa akin kinu-question ko yung pinanggalingan niya yung pagiging mahirap. Hindi ko rin kinu-question yung motivo niya. In fact, may nakausap akong isang finance executive. Ang sabi niya, hindi pa, wala pa sa Kongreso, wala pa sa politika si Villar. Final interview niya bilang isang accountant. Ang pinag-uusapan na nila ay kung siya ay magiging presidente at kung siya ay tatakbo, iboboto mo siya. Wala pa siya sa politika noon. Kanya nga lamang, pag binabasa ko yung estrategiya niya, parang just to substantiate or establish yung punto para masabing para ako sa masa, kailangan ko ng isang kasatura at ng kalisa para masementuhan yung plataforma o itong advocacy nito. Ang tingin ko naman yung